Paano nga ba napunta si CJ Perez sa team ng San Miguel Beermen? Si CJ Perez ay na-draft sa PBA noong 2018 bilang top overall pick ng Colombian Jeep. Sa kanyang first career game, umiskor agad ito ng 26 points at tinalo ang powerhouse team na San Miguel Beermen. History in the making ang kanyang debut game sa PBA. Dahil after 2 years, ito ang first ever win ng Colombian Jeep kontra sa top contender team na SMB. After 3 games, binigyan ng award si Perez bilang first ever PBA Press Corps Rookie of the Month. Pero sa kabilang banda, nabigo si CJ na buhat ng Colombian Jeep sa unang season nito sa PBA. Nagtapos ang Colombian Jeep sa Philippine Cup ng ika-10th place, sa Commissioner's Cup 11th place, sa Governor's Cup ay 10th place at sa last conference nito sa Jeep noong 2020 Philippine Cup, nasa huli sila ng standing. Overall, nagkaroon ng 12 wins at 32 losses ang Terra Firma Jeep sa era nila kay CJ Perez. Kahit hindi naging maganda ang performance ng Terra Firma, ay nakakuha pa rin si Perez ng mga awards at nakabasag pa ng mga records sa PBA. Ang una, dahil sa ganda ng kanyang performance, averaging 20 points, 7 rebounds, 3 assists at 2 steals a game, ay binigay sa kanya ang Rookie of the Year Award. Napasama rin ito sa first Mythical Team selection as a rookie, na ang huli pang nakagawa ay si Calvin Abueva noong 2013. Kasama rin si Perez sa All-Defensive Team as a rookie, na ang huli pang nakagawa ay si Ryan Reyes noong 2008. Isa pang nakuwang record ni Perez ay nanguna ito sa entire season ng PBA sa scoring production, averaging 20 points a game. Na ang huli pang nakagawa as a rookie ay si Eric Menk noong 1999. Another achievement para kay Perez nang naging rank number 3 ito sa best rookie scoring averages sa buong PBA. Ang nasa taas nito ay ang rank number 2 na si Bong Alvarez, averaging 23 points a game. At ang rank number 1 ang rookie MVP na si Benji Paras, averaging 25 points per game. And after one season at one conference sa Terra Firma Jeep, na-trade si Perez mula sa bottom team patungo sa top contender team na San Miguel Beermen, na kung saan naulan muli ng batikos ang pambansang liga patungkol sa lopsided trade na ito na pinayagan ng PBA Trade Committee. Ang kapalit kasi ni Perez ay 3 bench players at 2 first round draft picks ng SMB. Hindi rin natin masisisi ang mga PBA fans sa reaction nila dahil nangyari na rin tong controversial trade way back 2017 nang na-approve ng dating commissioner na si Chito Narvasa ang trade between Kia Picanto at San Miguel Beermen. Same scenario, ang first overall pick ng Jeep na unanimous na si Christian Standhard ay pinalit sa 3 bench player at 1 first round draft pick ng Beermen. Sa pagpasok ni CJ Perez sa San Miguel, expected naman na bumaba ang averages nito dahil hindi tulad ng Terra Firma na halos siya ang sumasalo sa lahat ng statistics, sa SMB ay may mga katulong siya dito dahil star-studded team ang napuntahan nito. Sa pagtatapos ng elimination round ng All-Filipino Conference, nag-a-average si CJ Perez sa San Miguel ng 17 points, 7 rebounds, 2.5 steals at almost 6 assists sa 36 minutes na playing time. Nangunguna si CJ sa points at assist department ng SMB at pumapangalawa naman sa rebounds kasunod ni Fajardo at steals kasunod naman ni Chris Ross. Sa laban ng SMB kontra Bossing, nakitaan ng malaking potensyal ang backcourt combination nila ni Jericho Cruz at CJ Perez. Pinangunahan nila ang 19-0 run sa late ng third quarter. Kahit nahabol ng Bossing, na manage pa rin ng SMB na manalo via overtime game 110-107. So yun lang mga tol, like the video kung nagustuhan mo, mag-subscribe ka na rin sa aking channel. This is G Basketball na. Thank you for watching.